Hello mga bray! Meron na naman sa rin nagpadala ng pragile. Baka wala namang alak sa loob. Hindi na ako mag-expectation. Yeah, come on! So, kunin ko lang yung armas ko. At 1, 2, 3, wala! Ay, wala. Ay, ala, ang tanga na nag-edit. So, nandito na ang Yoyon Canvas 22. So, sige, buksan na natin. Ni, medyo mabigat ha. At ang unang bubungad sa atin ay ang styrofoam! Isa bang styrofoam? Cable! Isa bang cable? May isa bang cable? Donut! Loob ng donut! Ballpen! Na ilalagay sa donut! Galing na! Tornilyo! Letter L! May baliktad, ayusin mo! Very good! Stand! Teka lang, teka! Oh, gloves ng pukol! Teka lang kasi! Oh yan, pamunas! Monitor na may supok! Monitor na walang supok! Cotton pads! Engagement ring! 299 pesos only! Tiger! At siyempre, dahil strong, independent tambay tayo, tayo yung magtutornilyo nito, o oh, diba? Napakasimple lang ng gagawin. O yan, matibay na. But wait, more's there. Dahil pinalahan pa tayo ng yoyon ng K-Dial Mini. O sige, buksan na nga natin. Ay, ba't di mabuksan? Tanggalin mo. Okay na natin ang sticker. Yan, nakabukas na. So, nandito yung ikot-ikot, tapos nandito naman yung pindot-pindot. Ang galing na. Tara, testing na natin. So, hello mga pre! Una sa lahat, maraming salamat sa Yoyon sa pagpapadala sa akin itong Canvas 22 at K-Dial Mini. Una kong napansin sa display na to ay napakalaki niya. Halos kasing laki na siya ng monitor ko, pwede ko na nga itong gawing sinehan eh. Napakasolid din ng build nito mga pre. Napakamamahalin ng piling niya. Siguro dahil na rin sa may pagkabigat tong display na to. Sobrang smooth din ang pagdodrawing dito mga pre. Sa totoo lang, hindi ko pa nagagalaw yung calibration ng pen sa mismong display. Pero napaka-accurate niya, lalo na sa pen pressure. Pero ang pumukaw talaga ng attention ko ay yung stand niya sa likod. Ay naapo, the best. Pwede mo nang i-adjust to sa kahit anong angle. Kung gusto mo ipahiga, hindi ipahiga. Kung gusto mo patayo, hindi galitin mo. Hehe, joke lang. Medyo nanibago lang ako sa display na to dahil wala siyang built-in shortcut keys sa gilid. Siguro nasanay na rin ako. Kaya dyan papasok yung isang pinadala nilang K-Dial Mini. Napaka-perfect nito para sa akin. Para di na ako mahirapan abutin yung keyboard ko. Meron itong 18 customizable case at yung ikot-ikot sa taas na pwede mong gamitin sa pag-zoom in, zoom out or pag-a-adjust ng brush sizes. Overall, napakasulid ng experience ko sa display na to mga pre. Pagdating sa linaw ng mga kulay, adjustable stand, at accuracy ng pen. 10 out of 10 mga pre. Siguro po problemahin ko lang dito yung space na sinasakop nito sa table ko. Pero pag di ko naman ginagamit, pwede ko na rin tong maging second monitor ko dahil sa laki niya. Ay, ano na tol? Paubos na yung alak natin dun, Gigi. Ay, oo nga no. Teka lang. Maraming salamat Yoyon, maraming salamat din mga pre. Bounce na ako, maghanap lang ako ng trabaho ko ha. Pagkatapos ko mag-shot, bye-bye, okay na yo. Music.